pag-mention ng isang NBA analyst kahapon dito sa ating kabayan na si Kai Sotto matapos mapabalita ang di pagsali ni Kai this year's NBA draft. Yan, eh, matapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Well, kahapon nga mga bolero, tanda mo naman marahil na kabilang sa mga pinag-usapan natin ay itong ilang senyales na galing mismo rito sa ating kabayan matapos ang di niya pagsali this year's NBA draft. Sa kabila pa nga ito ng good performances na binitawan ni Sotto sa kanyang last two games this season sa NBL. Matapos magtala si Kai ng 16 points kalaban ng koponan ng Southeast Melbourne Phoenix at 12 puntos naman kontra dito sa New Zealand Breakers. Kung saan sa loob ng 23 games na nalaro ni Kai dito sa koponan ng Sixers, nakapagtala nga siya ng 7.5 points per game, 4.5 rebounds per contest, and 0.6 assists. Subalit sa kabila nito, sa pinakahuling panayam ng ating pambato dito sa NBL, namin niya mismo na kulang pa at may mga bagay pa nga raw siyang dapat ma-improve bago siya magpa-draft sa NBA. Kung saan kahapon, maliban dito sa pinag-usapan natin na paglapag ni Sotto sa Pilipinas, naging laman din ang balita kagabi itong pagkikita ni Kai at ni RDO sa isang resort sa La Union. At dyan, mukhang di lamang kwentuhan ang binigay ng magkabilang kampo dahil mukhang pati worn jersey ni Kai kanyang inabot kay pambansang Siko. Maisama ko na rin na kagabi, pawang pinarangalan din ng NBL itong si Kai bilang fans MVP. Na pawang resulta marahil ang patuloy na pagsuporta ng mga Filipino fans sa kanya tuwing may nagaganap na laban ng Sixers dito sa NBL. Patunay nga niyan, ang matataas na views na nakukuha ng liga tuwing kanilang pinupost ang ating kabayan sa kanilang iba't ibang platforms. Pero maliban nga sa mga kaganapang ito, tila naging usap-usapan din kagabi itong pag-mention ng isang NBA analyst na si Jonathan Givony dito sa ating pambato. Matapos nga nitong isama si Sotto dito sa kanyang listahan ng mga players na sa kanyang palagay, pwede at dapat nang magpa-draft sa NBA ngayong taon. Kung saan ang nasabing NBA analyst na ito, pawang nagmamay-ari lang naman ang isang credible site na matagal na nga nating pinag-uusapan dito sa ating channel, which is ang Draft Express. So yun lamang para sa video na ito mga bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye!